Mga kabarangay, marami po sa inyong tumatawag, nagpapadala ng mensahe at nagtatanong kung paano po mag-file ng complaint o reklamo sa ating mga barangays at sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ito pong proseso ay napaka-importante sapagkat alam natin na ito ang magiging susi sa pagbukas ng magandang daan sa pagbibigay ng serbisyo. Ngayon po, nasabi po natin to Yusek, bago po tayo dumako sa mga nangyari sa GCQ, MECQ man yan ngayong linggong ito. Dahil marami ho nagpapatanong, Yusek, paano ba kami mag-file ng reklamo sa DILG? Kung gusto namin talagang may ireklamo kaming kawanin ng barangay o isang mang tao. Okay, ang DILG po ay may mga sangay na tanggapan sa buong Pilipinas. Meron kaming tinatawag na regional office, meron kaming provincial office ng DILG, at meron kaming tinatawag na city at municipal office ng DILG. Dito po ay pwede kayo mag-file ng complaint against your punong barangay, or you can go directly to the office of the ombudsman or yung opisina ng sangguniang barangay o sanggunian ng ating lungsod at munisipyo. Meron pong city council o municipal council na tatanggap ng reklamo sa kapitan, kagawad, secretary treasurer at sa lahat ng mga kawani ng barangay. Kaya lang ho, ang nangyayari nga dito ay minsan napopolitika ang mga sumbong sa atin. Bakit? Sino ho ba ang tatakbuhan ng mga magdidesisyon dyan pagdating ng halalan? Kamukha ni konsihal, ni kapitan, ni vice mayor na magpaparusa dun sa mga irereklamo nyo. Kaya dito, sa akin, magmula nung nalagay ako dito as Undersecretary for Barangay Affairs, ang aking tanggapan ay naging sumbungan ng ating mga mamamayan sa buong Pilipinas na kung saan ako naman ay minandato ni Secretary Anyo, ang Secretary ng DILG, na mag-file ng kaso against those erring barangay official from barangay captain, kagawad, secretary, treasurer, pati mga lupon member na mga umaabuso sa kanilang katungkulan, mga magnanakaw, mga nagnanakaw sa kabanang bayan. Basta't ito lang po, meron kayong affidavit na dapat ko namang, dapat po kasi ay meron kayong sinumpa ang salaysay. Tapos kaakibat nito, ang ating mga ebidensya laban dun sa ating inirereklamo. For your information, nagpile po ako ng mahigit 100 kaso dito sa SAP, yung Social Amelioration Program, na kung saan 89 na kapitan ang sabay-sabay na sinuspinde ng Office of the Ombudsman. Maliban dyan, araw-araw ay nagsasampa ako ng kaso laban sa mga inirereklamo nyo sa aking opisina. At yan po ay pinapasa namin sa Office of the Ombudsman. At ang nagpaparusa po ay hindi DILG kundi Office of the Ombudsman. Ako lang po ang nagpapa-implement. Siyempre, meron din pong mga desisyon ang ating City Council na ang nagpapatupad naman ay Mayor. Kaya lang nalulungkot tayo dahil maraming kapitan ngayon ang kinakasuhan ng City Council na political purposes or political harassment. Ngayon, wag po sana, dahil unang-una tinuruan ko na yung mga matino, mahusay, maaasahan ng mga barangay official na pinupolitika ngayon o hinaharas. Mag-file po kayo sa Office of the Ombudsman. Pakita nyo po doon. Dahil hindi pwedeng gamitin ng karapatan ng ating mga sanggunian para manikil o yung manggipit ng mga matitino, mahusay, maaasahan na kapitan, mga kagawad. Huwag nyo hong idamay sa politika itong pwesto ninyo. Dahil unang-una talagang kung ang kapitan ay tiwali, kagawad, secretary, treasurer, ako mismo ang magpapile ng demanda laban sa kanila. Pero kung sila naman ay gagamitin ninyo dahil it's for your own political ambition, tutulungan ko sila para kayo naman, para baliktar rin natin na ginagamit nyo ang inyong pwesto para manggipit ng mga magagaling at saka mahusay ng mga barangay official. So, yun. Yan, Butch, malinaw. So, kailangan mag-prepare sila ng affidavit para correct talaga yun ang maisasubmit nila sa tanggapan ni Yusek. Yusek, alam ko, itong Office of the Barangay Affairs, bago lang ito, di ba? Wala, ngayon lang yan. Ngayon nga lang ito. So, alam mo, siguro talagang meron talagang mga pagkakataon na pumapanahon ang mga correct pagkakataon. Kasi sabi nga ni Yusek kanina, marami akong na-filean dahil sa issue ng SAP. Mm-hmm. Pero,
kung noong nakaraang panahon, wala namang barangay affairs eh, di ba? Napapanahon lang din, nagkaroon tayo ng pandemya, meron tayo ngayon tanggapan na po pwedeng humarap sa problema kinakaharap ng ating mga barangay. Totoo yun, there's no such thing as Undersecretary for Barangay Affairs dito sa DILG. Ginawa lang ito ni Presidente para matutukan ng gusto ang ating mga barangay. Uh-huh. Ang meron tayo sa DILG ay yung tinatawag na Undersecretary for Local Government. Sakop niya ang gobernador, mayor at barangay. Kaya lang nakita ng ating Pangulo na there are 42,046 barangay na dapat ay ito'y alagaan. Uh-huh. Ito dapat ay kalingain dahil lahat ng utos ng national government goes down to barangay. Uh-huh. Ang nagpapa-implement nito, barangay palagi. Ma-local, ma-national. Just imagine, pagdating ng Department of Health, kanito tumatakbo? Sa ating mga barangay health worker. Pagdating ng national vaccination, pagdating nagkaroon ng problema sa dengue, pagkaroon ng problema sa mga epidemya. At the end of the day, barangay ang nagpapatupad niyan. Pero tanong, yung bang pera ay ibinaba niyo sa barangay? Yung tinatawag na devolution of power? Supposed to be, pati pondo, dapat ibinababa. Biro yung mga barangay health worker natin na kumikita lamang 1,000, isang buwan. Tapos sila yung umiikot ng barangay, umulan, umaraw. Uh-huh. Ang ating mga barangay tanod. Nagabi-gabi, ang buhay nila ay gabit-araw. Sira-sira ang tinatawagan. Bakit? Pulis ba agad ang tinatawagan natin pagka may problema sa barangay? Hindi ba ang ating mga barangay tanod? Pero wag ka. Anong hawak-hawak niyan? Batuta. Kalaban ang mga sindikato, ang mga hold-upper, mga magnanakaw, mga masasamang loob sa barangay. Oh, tapos ang ating lupon. Biro mo yung mga kamukha nito, kaya medyo ako na late dahil naging guest speaker ako sa OADR. Ito, sinasanay natin ang ating mga lupon members para dun sa dispute o yung pag-aayos ng gusot sa barangay. Magkano natipid ng Department of Justice o ng Supreme Court sa lupong tagapamayapa? 3 billion taon-taon. 3 billion. Dahil hindi na umaabot sa kanila yung mga petty na mga reklamo. Eh, biro mo, kung makakarating yan sa fiscal's office o yung prosecutor, papel pa lang doon sa pagpre-prepare ng mga kaso. Katakot-takot na papel, pero kami sa barangay, naiaayos namin yan. Nagkakaroon ng amicable settlement sa barangay pa lang. Kaya ganito ka-importante ang barangay government. Uh-huh. Only in the Philippines na may ganito tayo. Kamukha sa pandemya. Sino ang kayang magsara ng buong Pilipinas at kada street nakasara? Barangay lang. Hindi kaya ng pulis yan. Uh-huh. Hindi kaya ng sundalo yan. Barangay lang. Kaya nga dito nga, itong problema na to dito sa ECQ. No? Tapos ito nga yung tinatawag natin na supposed to be yung granular lockdown. Uh-huh. Alam mo, hindi na po bago to. Last year pa to. Ang tawag namin dito, surgical lockdown. Kamukha ng sinabi ni Secretary Anyo, kung baga sa katawan ng tao, ang isang barangay, kung halimbawa o isang syudad o isang probinsya, kung ang paa mo ang merong cancer, dun ka mag-concentrate sa paa. Hayaan mong gumalawang kamay, kaliwang kamay, mm-hmm. kanan na kamay, tapos yung isang paa, at yung ulo. Bakit? Dahil kailangan kumain ng katawan. Uh-huh. Eh, ito ang nangyari kasi dito sa atin, hindi natin malaman kung bakit gano'n ang naging desisyon na bakit isasara mo ang buong Pilipinas eh samantalang archipelagic tayo. Uh-huh. Merong mga lugar na isla. Eh, ba't pati yun pakakainin mo? Ba't pati yun ila-lockdown mo? Como sentido lang. Kaya lang ito na nga. Dapat, ito ngayon na yung ating tinatawag na lockdown na susunod. Kaya lang, mukhang nagkalituhan. Dahil sa kalituhan na yan, ayun na nga yung mga reklamo sa atin. Mm-hmm. Yun nga, Yusek, nitong nakaraan linggo, supposedly, MECQ tayo at sabi, magiging GCQ na. Mm-hmm. Tapos biglang same night na dapat kinabukasan ay GCQ na at ang dapat ipatutupad na lang ay granular lockdown para nga dun sa mga lugar na talagang matataas ang kaso. Biglang
MECQ pa rin. So alam mo, Yusek, nung pagkakataong iyan, marami tayong mga kabarangay na nagreklamo kasi sinasabi nga nila, ito na yung pagkakataong maituloy nila ang takbo ng buhay. Kasi sabi nga, kahit na mag-ingat ka, you have to learn how to live with COVID already. At yung Yusek, sinabi mo, kailangan tayong mabuhay, kailangan tayong mapakain ang ating katawan. Pero kung sa biglang-biglang pagbabago, hindi na nagkakaroon ng kalituhan sa ating mga mamamayan. Kaya nga yan ang kinalulungkot natin, ano? Itong mga decision maker sa inyo, isipin nyo naman yung mga magiging end nung inyong mga desisyon. Kamukha niyan, yung mga iba naghanda na, yung ibang restaurant nagsibili na ng kanilang gagamitin. Mm-hmm. Tapos all of a sudden biglang ganto na naman. Wag naman, ano, sobra na eh, no? Ang atin dito, kamukha niyan, yung plano natin na tanggalin na yung mga ECQ na yan. Na doon na tayo talaga sa tinatawag na granule. Dahil unang-una po, pilay na pilay na. Ngayon, kung gusto niyo talaga na may ganyan, na ECQ tayo, handa ba ang gobyerno? Napakainit ang mga mamamayan? Sapat ba yung pera na ibinibigay natin? Paano pa itong mga tulisan at mga magnanakaw na nangungutong dito sa barangay? Uh-huh. 'Di ba? Ngayon nakita natin na madami pa 'yan. At para sa akin dapat talaga matanggal na sa pwesto 'yang mga 'yan. Marami yumaman ngayon, maraming mga kagawad na nakabili motorsiklo, mga nakabili ng yung mga kapitan na ano, nakabili ng sasakyan. Diyos ko naman. Baka ho tamaan ng pagdadasal ko na 'wag ma-COVID ang pamilya ninyo. Kasi alam, Butch. Sige po. Pasensya na, ma'am. Yusek, total na pag-usapan natin yung mga kawani ng barangay ngayong pandemya. Alam nyo, Yusek, na lilito rin ng mga tao sapagkat next year, maraming tatakbo mga konsehal ng mga kapitan tsaka mga kagawad na nag-aambisyon po. Wala namang problema. Ang problema, itong pandemya, ginagamit nila para mga panya. At paminsan-minsan, yung mga Apple tarpaulin at mga Apple mga moves, mga political moves, kinamumungyaan na ng mga tao. Yusek, baka kung may masabi kayo para sa ating mga kapitan, mga kagawad, na huwag na muna mamulitik ang ngayong panahon ng pandemya. Tandaan nyo, nag-warning na Secretary Anyo, nag-warning sa inyo last year na hindi nyo dapat gamitin na pamumulitika ni yung maglagay ng pangalan dun sa mga ipinimigay natin na kahit nga yung community pantry, ipinagbabawal na malagay ang pangalan nyo. Yung mga pagmumukha nyo na dapat hindi nakalagay dyan. Dapat ano eh, yung mga mamamayan natin, pag nakita nyo yung mukha ng mga politiko na nakalagay dun sa mga ipinamimigay, imagine nyo na lang na sila yung COVID. Sila po yung pandemya na pumapatay sa ating mga mamamayan. Dahil unang-una, yung pagbibigay nila ng ayuda ay hindi galing sa kanilang puso, kundi galing dun sa mga plano lang iduga sa gobyerno. Pasensya na kayo, ha. Natangay na ako ng gusto dahil ano, talagang ito po yung puso ko talaga. Na pagka tayo pinag-uusapan natin ang tungkol dito sa korupsyon, talagang hindi mo mapipigil ang bibig ko. Lalo na pati sa mga katiwalayan dahil marami ng ang BACC, ang Volunteer Against Crime and Corruption, ay marami ng nasampulan. At hindi kami mangingimi na paila ng kaso itong mga basta't kumpleto ebidensya, malakas ang ebidensya namin, kahit nasa gobyerno kayo ngayon, papaila namin kayo ng kaso sa Volunteer Against Crime and Corruption. Yes, napakaganda niyan. Alam mo, sinabi mo nga kanina, maraming mga EPAL, di ba? Mm-hmm. Nagpre-prepare lang yan para sa eleksyon. Pero ang mahirap pa dyan, itong mga naganap nitong mga nakaraan linggo, katulad na lang, nung mga nasa barangay, na ginagawa ng paraan na makuha yung pera sa tupad ng kanilang yan. Mga mamamayan. Mm-hmm. Alam mo, may mga nagpapapirma, ito dapat ito yung inireceive mo, ha? Pero hindi naman yun yung napunta sa kanila kasi may mga nagbubulsa. Mm-hmm. So alam natin na yung gobyerno, Yusek, alam naman natin na ginagawa ng paraan na makapaglabas ng budget para masuportahan itong mga ginagawa nga natin na lockdown. Pero sasabihin mo din, yung mga nangangailangan, isinesave nila yan para at least yan ang gamitin nila during the period of the lockdown. Yung iba naman, hindi ginagamit ng maayos, which is hindi rin maganda. Kaya iisipin mo ba dapat bang magtuloy pa ng lockdown kasi naaaksaya din yung ibang pera. Pero ang mahirap sa lahat, yung mga opisyal ng barangay
na ginagamit pa ang mga ibang tao para kuhanin ang pera para sa tupad. Katkong. Correct. Alam mo ha, yung kasama ko si Chito Balmusina ng Barangay Holy Spirit, napanood ko siya na kung saan sa kanya lumapit ang mga tao. Yung pala, hindi nakipag-coordinate sa barangay ang dole. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung pera ho na yan ay hindi pampolitika. Binigay yung iba pala dyan, binigay sa mga congressman. Yung congressman ngayon ang magsasubmit ng mga pangalan. Siyempre, sa kanila na ngayon yung, ano, yung loyalty so, nun. Tapos meron ding ibinibigay sa mayor. Yun ang nangyari ngayon. Mm-hmm. Dapat yan, koordinasyon sa barangay dahil ang tanong ito. Kukuha si congressman at saka si mayor. Ngayon, saan maglilinis yan? Sa bahay mo o sa barangay? Sino magmumonitor kung sila'y nagwalis? Hindi ba ang barangay? Mm-hmm. So dapat fully cooperated ka sa barangay captain o sa punong barangay. Oo, dapat na tapos, inform. Tapos dapat inform para sinong kukuha ng oras niyan. Mm-hmm. Kasi ano yan eh, 8 to 5 yung trabaho kung magwawalis yan eh. Mm-hmm. Oh, yan ang sinasabi ko. Na kailangan impormado ang barangay. Ngayon, in the event na si Kapitan, hindi naman nagwalis, nilagay ni Kapitan 8 hours, kasuhan nyo si Kapitan. Mm. Diba? Pero ang masakit dito, yung tupad kasi, kinukuha yan dito sa ano, sa mga remittance center. Mm. Halimbawa, may pangalan ka, tapos kukuha ka ng 16,000, yung 16,000 mo, kukunin mo sa mga remittance center. Yung pala nandun sa kabilang karsada, nakaabang na yung tauhan, di umano, allegedly, ng congressman. Pagkuha mo ng pera, may iwan sa yung 3,000, 13,000 ang mapupunta dun sa ano. Dahil sasabihin na ang sagot, hindi ka naman nagwalis eh. Yun na nga. Diba? So, nagkaroon ng kalituhan kasi meron pa ng mga ganyang bagay. So, syempre, ang kinakalabasan lang ay involved yung barangay. Diba? Dapat talaga linawin yung mga ganito kasi ang nagkakaroon ng connotation, hindi naman natin maiaalis na meron talagang mga nasa barangay na tiwali. Pero meron din naman palayusin, gaya na sinasabi mo, off guard, hindi nila alam eh. Correct. At saka nagpapasalamat ako kay Mayor Joy, ano, dahil nagbigay siya agad ng abogado doon sa mga nag-file ng reklamo. Dahil unang-una, napakasalbahit, napakawalang hiyan itong mga ito. Biro mo, sasabihin, alimbawa, kukuha ka ng 5,000. Sasabihin sa'yo nung coordinator, nilagay ko yung pangalan mo, ha. Mm-hmm. Kunin mo yung pera. Akin na yung 4,000, yung 1,000 may iwan sa'yo. Anyway, hindi ka naman nagwalis eh. Wala akong ginawa eh. Pangalan mo lang nilagay mo dyan. Di ba napakawalang yan? Ako ha, sa totoo lang, hindi dapat masuspend ito. Dapat magpakulong tayo, Mr. President. magpakita naman tayo talaga na may makukulong ngayon. No? At I hope na hindi na lang tayo puro ganito, puro ano. Dapat talaga may makita tayo na pagka biro mo, merong isang beses nagnakaw sa ano convenience store. Alam mo yung ninakaw niya? Nagnakaw siya ng noodles. Nagnakaw siya ng ano dahil ipapakain niya dun sa kanyang gutom na pamilya. Nahuli yung tao. Ang halaga ng ninakaw niya, 100 pesos. Yung tao nakakulong. Bakit itong mga nagnanakaw ng milyon, libo, bakit hindi sila nakukulong? Bakit? Oo. Yan ang laging tanong natin, laging tanong ng BACC. Kailan makukulong ito? Ito na ba ang ating kultura? Ito na ba ang kalakaran dito? Na kung magnakaw ka ng malaki, hindi ka makukulong. Pero yung mga maliliit natin na mga na naghihikahos, just imagine, noodles lang ang ninakaw, kulong hanggang ngayon nakakulong pa. Oo. Hindi ko naman sinasabi na binibigyan ko sila ng lisensya para magnakaw. Pero pakita muna ng gobyerno na ang ninanakaw nitong mga to at dapat sila ay makulong. Yan lang ang aking kahilingan na merong tuldok, merong resulta ang ating fight against corruption. Yes, napakaganda niyan, Yusek, kasi sabi mo nga, yung gobyerno hirap na hirap maghanap ng pondo sa pagbibigay ng ayuda. Mm. Mapatupad ito, mapasap ito. Pero dapat naman magamit ito ng tama, mabigay kung kanino nararapat. Tama po yan. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat meron tayong Undersecretary for Barangay Affairs na talaga ng mga puso. Talagang kung ano yung tama o mali, talagang sinasabi niya kung ano talaga.
at wala siyang talagang real talk lang talaga. At dito sa programang ito, tayong lahat kaagapay ng ating USEC for Barangay Affairs. Alam niyo po, bago po tayo magtapos, nais ko lang po sabihin sa inyo mga kagawa at mga kapitan, tungkol po dito sa Magna Carta. At kukulitin ko po kayo, ako po'y gagawa mismo ng resolution at ilalagay po natin sa Barangay Tayo Facebook page. Ako na po magsusunod ng resolution, igagrab nyo na lang po at maaari nyo pong padala o pag napirmahan nyo, padala nyo po sa inyong mga kongresista at sa inyong mga paborito mga legislators para naman po kumilos to. Pero kung ganun pa ma, hindi din sapat yun, nandito po ang ating pong USEC for Barangay Affairs para po ipaglaban yung Magna Carta na yan kahit konting panahon na lang po ang natitira. Okay. Bago po magtapos ang ating programa, gusto ko lamang din pong sabihin, hindi lahat ng pagkakataon ay makakasama ko at makakaharap ko ang ating ama ng mga barangay, pero napakasarap pakinggan ang kanyang prinsipyo, ng kanyang mga ideolohiya, at napakasarap damhin kung ano ang niloloob ng kanyang puso. Aantabayanan po namin Yuse kung ano mangyayari sa mga darating na araw. Pero lagi po tayo, kasama ninyo po kami, sana po ay makapili tayo ng tama. Ngayon pa lang po, sana po magkaroon tayo ng mga mapagpipilian na talaga namang maaari talaga nating ihalal sa darating na eleksyon dahil 3 at 6 na taon naman po ang ating kakaharapin. So sa mga nanonood sa barangay, kasama nyo po palagi ang ating USEC Cup. Lagi po nating pakinggan kung ano ang makakatulong sa ating barangay dahil ito po ay para po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Ms. May Salazar, ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Alam mo Lorlyn, sa totoo lang, nininervous ako ngayon pagka ikaw ang katabi ko dahil talagang dito yung real talk, naiiwan ko tuloy yung pagiging government official ko. At ang lumalabas sa akin ay kung ano talaga yung nilalaman ng puso ko pagdating sa paglaban sa korupsyon, paglaban sa illegal drugs, paglaban sa ating mga kriminal, dahil ito yung aking naging simulain talaga. And again, maraming salamat and kagawad Butch. Maraming salamat po sa inyo at in behalf of Ms. Mai Salazar, ako po si Kagawad Bicerano kasama